everyone, welcome back to Angel's Vlog. In today's video, as you can see on the title, I will be sharing to you my another Shopee haul. This one would be my part 2. So, yung part 1, I will be link it down so that you can watch and hindi nyo ma-miss yung mga napamili ko from Shopee. So, here I am again, another boodle na naman. Before, gusto ko sanang gawin na part 2 and 3 since medyo madami na naman to for me, I think. Kaya lang, gusto ko siya kasing ipasok within August 8 or 8.8 sale. Baka meron si shopping sale. Disclaimer lang, this is not sponsored in any way. This one, I bought it with my own money. So, gusto lang siya ipasok kasi para if ever na nag-sale siya, makakakuha kayo ng mas magandang deals with the prices. So, hindi ko na sila pinagbukod pa para mas mabilis na yung editing. And today is August 6. So, mag-edit pa ako and all. Yun, without further ado, let's start. So, I will start pala first with my repurchases. Kasi meron ako mga items na nirepurchase. Kung napanood nyo na yung first Shopee haul ko, nakita nyo na siguro to. So, the first item that I repurchase are bralettes. Before na, sabi ko na sa inyo na sobrang favorite ko talaga yung tube top na bralette, this one. So, bumili ako ng another color. I bought it in color gray. I bought color black. And the last one, I bought this color fog blue. Wala lang yung foam niya, pero may foam sila. Kasi ito, kakalaba ko lang. Ito, may foam sila. Yun, nag-repurchase ako. Actually, meron pa ako isang in order. Kaya lang kulang yung padala nila sa akin. I don't know why. No, nung unang bili ko sa kanila, everyday ko talaga silang ginagamit. As in, pambahay. Kasi with this one, hindi mo na kailangan mag-bra. Eh, sobrang tamad ako mag-bra. So, ayan. Sobrang press ko pati. Kaya, nag-repurchase talaga ako. So, the next one that I have here is this white smock top. Smock yung ganito. Tapos, puff sleeve siya. Nakabaligtad lang. Pero, ayun. Puff sleeve siya. Sobrang nagustuhan ko. Ito, repurchase ko na din to. Kasi, yung una, color brown lang yung available. Tapos, ngayon, may nakita na akong white. Kaya, bumili na ako ng white kasi nga nagustuhan ko sila pareho. And, the next one, meron pa ako nung isang razor top. Dun sa vlog na una, yung Shopee haul ko na part 1, suot ko yon yung razor na black top. Meron din akong binili na color white. Maganda siya kasi makapal talaga yung tela niya. Kahit ano yung color ng inner nyo or yung bra nyo, hindi gasino makikita. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kahit color white siya, maganda yung kapal ng tela niya. Kaya bumili ako ng isa pa. So, that's my repurchases. So, ngayon, I will be proceeding to my new purchase. Have here is the bottom. Yan, may nagsasuggest kasi sa akin before, dun sa first vlog ko, na kung nag-order daw yung mga pang-ibaba na mga shorts, ganyan. So, the first one that I bought is this cotton-on na high-waisted shorts. Ayan. Alam nyo, parang ang hindi siya overrun. Hindi ko alam, hindi ko makita yung mali sa kanya. Sobrang ganda din ang quality niya and makapal yung tela niya. As in, makapal. I guess I got in the size 23. Yun yata yung kinuha ko, size 23. Pero, medyo malaki pa din siya sa akin. Yun, medyo luwag pa din siya sa part na to. Kasi sobrang high-waisted niya na sa chan na yung abot. Ang hindi ko din gusto is yung ganito. Well, siguro sa akin na yung mali kasi maliit talaga yung legs ko. As in, sobrang payat talaga ng legs ko. Kaya malaki sa akin yung itong sa bottom side. Pero overall, sobrang ganda niya talaga. Sobrang nagustuhan ko pa din siya. And magagamit na overuse ko na nga siya actually. So, ayan. So, the next item that I've got is this super sikat na overrun na mom jeans, which is Zara mom jeans. I got it in the color light wash. So, I got this one. Ang ganda niya. Hindi ko din makita kung nasan yung sinasabi nilang mali dito. Pero, wala, sis.
sobrang na-addict na ako sa mom jeans because of this one. Sobrang nagustuhan ko talaga to kasi, di ba nga, as I mentioned kanina, maliit yung legs ko. Kaya, with this one, I highly suggest you bought a mom jeans kasi hindi nahahalata na maliit yung legs natin. Kasi nga, medyo wide yung, ano, or baggy yung style niya. Tapos, tutupi mo lang dito and sobrang perfect niya. Sobrang nagustuhan ko to and madami din nakagusto nung nag-buy day ako with this pants. Madami na nakapagtanong sa akin. And, ayun, I bought it in the size 24 pero I regret the size kasi malaki pa din yung size sa akin. Siguro kung bibili ulit ako, siguro size 23 or 24. With this one kasi, it feels like size 26 sa akin. Sobrang laki pa din sa akin. Kasi nga, sobrang taas nung pagka-high-waisted niya sa akin. Nasa chan part ko na. So, ayun. Pero overall, nagagamit pa din naman siya. And I slayed with the accessories. So, yung nakita niyo kanina. Kaya, ayun. Okay na din naman na nilalagyan ko na lang siya ng belt. So, the first shop would be Closet Jenny or the Beauty Buffet.ph ata yun. So, I bought this one. Akala ko, this one is a dupe for na din lustrous lettuce top. Kasi, di ba, nag-trending yung suot niya doon. And, nung dumating sa akin, kasi yung sa picture ganun, akala ko, same talaga siya na medyo crop, tapos medyo magaan yung tela or medyo manipis. But with this one, hindi. Mas nagustuhan ko siya kasi ako naman yung tipong tao na parang sa picture lang naman ako nakakapagsuot ng mga crop tops. Hindi ko naman siya nasusuot outside. So, eto, hindi siya gasinong crop. Ayan yung style niya. Lettuce nga siya, ayan, tsaka dito sa bottom. Maganda yung color niya, as in sobrang ganda ng pagka-lavender niya. And it matches my skin. Nakakaputi talaga siya. This one is a rib top. Ayan. And, makapal yung tela niya. So, hindi lang ito yung in-order ko. Nag-order din ako ng color light blue. Which is, maganda din yung color niya. I'm surprised with the color of this too. Bibili pa nga sana ako, kaya lang lagi na nagsusold out yung mga colors na gusto ko. So, I bought this light blue as well. And this gray. Itong gray na to, iba yung tela niya with this two. Hindi ko alam kung bakit, pero naiba yung tela niya. Mas malambot siya. This one kasi medyo may pagkatigas. Ito naman, kaya siya maganda kasi lousy yung feeling niya. Hindi siya yung alam yung matigas tignan pag suot. Ito, hindi. Yan, medyo ano siya. Pero maganda din naman siya. Meron din ako ng color mocha. Chocolate mocha. Parang ganun yata yung color niya. Kaya lang nasa laundry siya. So, hindi ko na siya ipapakita sa inyo. For the next item, I have here tops that I bought from overseas. Tatlo yung binili ko sa kanila or in-order ko sa kanila. And all of them are my favorite. As in, sobrang gaganda. Hindi kayo magsisisi na bilhin sila. So, the first one that I will be showing to you is this one. May partner siya. Terno siya na parang pambahay. Yan. Kilala nyo to, di ba? Kilala nyo yung terno kung bakit. Kung sino nag-influence na bilhin natin to. This one is Angel Day Made Me Buy It. Sobrang ganda kasi sa katawan niya. But suddenly, sakto lang naman siya sa akin. Kaya lang, mas maganda sana kung medyo maluwag. Yun. And, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is the short one. Sobrang liit. Ayan, no. Tignan nyo naman yung range ng pagkalit niya. Pero maganda naman siya, stretchy. Kaya lang, sobrang igsi. And, kahit sabihin natin sa bahay lang naman, may iba pa din naman akong kasama dito sa bahay. Hindi ako comfortable magsuot ng ganito ka-igsi. So, probably, I will give this to my sister. And, mas magagamit niya since mas maliit siya sa akin. The next two items that I got from that shop is my favorite. Sobrang ganda talaga. Hindi ako nagsisi na kinuha ko sila. So, the first one is this yellow pastel na, what do you call this? One shoulder top. Yan. Ganan siya.
Sobrang ganda talaga ng pagka-yellow niya, as in. Pastel yellow talaga, nakaka... Yung anlamig niya tignan, pag suot-suot mo. Yun o. Tapos bumagay pa siya sa color ko. Kaya medyo, kaya nagustuhan ko talaga. And I saw this one, where, suot ni Ray Hermar, kaya lang that one is colored green. So gusto ko din sanang kunin yung dalawa pang color one. Sobrang ganda pala talaga. Kaya lang medyo malaki to sa akin. Papakita ko na lang sa inyo. Ipapa-alter ko pa to sa lola ko. Ayan siya. Wait lang. Ayan siya pag sinuot. Medyo luwag yung dito side. Siguro papa-alter ko na lang. So, the last one item that I've got from that shop is my favorite among them all. Sobrang nagandahan talaga ako sa kanila. Hindi ko alam kung kanino ko to nakita sa isang Shopee haul. Ayan, napabili ako, sis. Ang ganda niya, sis. This one. Oh my God. Sana na-appreciate niyo yung ano niya. Color black siya. Tapos para siyang may contrast stitch na white. Pero hindi siya stitch. Sticker lang siya na nilagay or dinikit nila dyan. Yan. And maganda yung pagkatela niya. Hindi siya sobrang nipis. And what I like about this one is adjustable. So, ikaw na bahala magtali kung gaano ka ikse, gaano ka haba, ganyan. And nakita din ako dun sa fact na mahaba yung ano niya, tali niya. Kasi ang ganda niya tignan. This one is in the size small. Sobrang nagustuhan ko. Sobrang good purchase na to. As in. Tapos, crop siya. Yan. Super best deal. Okay, so the next item that I've got is from Wianya. This one is from overseas as well. Sobrang nahirapan lang ako sa overseas kasi hindi sila, wala dito sa province namin. Hanggang dun lang sa city, or sa Lucena City. Dito kasi sa Mauban, hindi na tinatanggap yung overseas. I don't know why, kasi pag nag-check out ako na overseas yung mga order ko, hindi pwede. So, pinapaship ko siya sa kakotisher ko, and kinukuha ko na lang doon. The next item that I've got is this one. And this one is the mint green. Rib siya, kaya lang medyo manipis yung tela niya. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero okay lang din naman. Kaya lang, kung bibili kayo nito, and ang frame nyo is katulad ko, ayan, payat. As you can see, payat ako. I would not recommend the size small. Pero kung gusto niyo yung sobrang fit sa katawan niyo, go for size small. Pero sana ako kasi, isip ko parang sana in-order ko na lang yung size medium. Para medyo comfortable siya. Kasi ito parang yung pag nag-push up bra ka, lalo na kung malaki yung dibdiban niyo, diba? Parang sobrang masikip na siya for me. So, I suggest medium yung bilhin nyo. So, ayan. Pero sobrang happy ako with this purchase. Sobrang nagustuhan ko pa din naman. And the next item, ito sikat na to. So, I know alam niyo na to. So, this one is the crop top na rib, yung ano, na V-neck. Ayan, this one is V-neck. Ayan, kaya lang, hindi ako nakinig sa mga reviews to. Kasi sabi nila, kunin daw is size medium or mag-size up kayo para mas maganda yung fit. So, ayan, hindi ako nakinig. Kinuha ko pa rin yung small. Kasi gusto ko nga yung medyo fit siya sa katawan. Fit naman siya sa katawan. Ang mahirap lang dito kasi is, ayan, dahil nga maluwag yung dito part niya. Kasi ito yung pinakang issue niya sa lahat ng mga nagre-reviews is this one. Ayan, no? Sobrang bilis niyang matanggal. So, parang pag gumalaw ka lang ng konti, natatanggal na siya agad. Ayan, no? Siguro tatahiin ko na lang yung dito part. Liliitan ko pa para hindi siya matanggal. And, sobra iksing. Hindi ako comfortable na magsuot outside ng ganito kaigsi. But, siguro gagamit na lang ako ng mga high-waisted jeans. Yan. Siguro masusuot ko siya ng maganda. So, ayun lang yung thoughts ko about this one. The next
next item would be accessories. So the first item that I have here is this one. This is the necklace. Yan, yan yung necklace niya. May maliit lang siyang pearl dito and two-layered siya. And ganito yung style nung first layer or yung mas maigsing layer. Ayan, maganda siya kasi simple lang siya tignan. And the next accessories that I have here is this one. Ayan, two-layered necklace again. But this time, meron siyang pearl. Tatlong pearl dun sa first layer. And on the second layer would be this cutie butterfly. Diba, lately, medyo nag-trending na yung mga butterfly na accessories. So, syempre, hindi ako magpapahuli sa trend. Bumili ako ng may butterfly. And speaking of butterfly, I have here this one. Puro two-layered necklace lang pala yung binili ko kasi hindi ako comfortable magsuot ng mga yung madaming layer. Kung pwede nga lang isang layer, kaya lang wala akong nakitang maganda na pang-isahang layer. So the next item that I have here is another butterfly. Ayan. So the first layer would be yung katulad nung kanina. Paano ko ba ipapakita sa inyo? Katulad nung kanina na para medyo may bilog-bilog na design, ganyan. And yung second layer niya is etong may mga golden butterfly na sobrang cute. Sobrang nagugustuhan ko talaga siya. Ang aesthetic niya tignan. The next item that I have here is this one. Sobrang cute din niya. Ewan ko, nakikisabay lang din kasi ako sa uso. So ayan. Alam nyo, 3 layers talaga to. Kaya lang yung pang second layer, kaya medyo malayo yung agwat nila. Yung pang second layer na heart na maliit na pendant lang, naputol. Hindi ko alam, nung pagkalabas ko sa plastic, putol. So, tinanggal ko na lang siya and it turned out this one. Sobrang nagustuhan ko din naman kasi bagay sila. Matched sila with the lock and the chain, the big chain. So, ayan. Kaya lang, malaki yung chain and lock niya for me. Anyways, for picture purposes, sobrang ganda nito. Huwag niyo lang araw-arawin kasi magta-tarnish agad siya. So that is it for my necklace or my accessories. The next item that I have here is a good purchase. This one is belt na color black na madaming holes. Ayan. As in, hanggang end yung holes niya. So, ayan. Kukunin ko sana yung parang may chain na nakalawit. Kaya lang sabi ko parang hindi ko naman siya kayang ilabas or like i-pull out sa mga OOTDs kasi hindi talaga ako marunong yung mga ganong-ganong OOTDs. Nagustuhan ko lang to kasi madami siyang butas and color black. Ang problema ko kasi sa belt, kapag yung normal belt lang, kukunti yung butas niya. Kailangan ko pang butasan ulit para magkasya lang siya sa akin kasi malalaki yung belt. Or pag hindi iyon, bumibili ako ng belt sa kids section sa SM Accessories. Kasi iyon lang yung sumasakto sa akin. So this time, bumili ako ng mga belt na madaming holes. And sobrang ganda niyang suotin. Nakakalakas ng dating. Pero kung bibili kayo, siguro yung mas manipis pa with this one. Yung hindi siya yung ganito kakapal. Siguro yung tigigisang hole lang kung mayroon man. Ano? Mas maganda yun. Kasi ito, limited lang yung mga pants ko na may ganito katabang. Like yung susuotan ng pants. Minsan nga, nahihirapan ako. So, nahihirapan ako isuot dun sa medyo kasha ito. Kasi nga, sobrang laki niya and sobrang kapal niya pa. So, ang hirap talaga. Pero nagustuhan ko naman siya. Maganda naman siyang outfit. So, the next item or the next belt that I have here is one of my fave again. Hindi ako nagsisi na binili ko to. Is this clear belt. Ayan. Ayan o, clear belt siya. Pero meron siyang silver circle something. Ayan. And silver square yung dito niya. Bibiling ko sana yung gold. Kaya lang, mabilis daw mangitim yung gold. And tingin ko with this one, hindi naman siya gasinong mahahalata na nagtatarnish na siya. So, that is it for my haul.
Sana may mga items kayo na nagustuhan with this haul. Basta itag nyo na lang ako kung mayroon kayong mga biniling item na from my hauls. Sobrang gusto ko talaga makita. Sobrang natatawa talaga ako kasi hindi ko alam kung nagagalit ba kayo, natutuwa ba kayo kasi nabudol ko kayo. Yung mga ganong feeling. So, that is it for my haul. I hope you like this video. Comment down your video suggestion kasi medyo hindi ko na alam kung ano yung hit ko content ko kaya hindi ako makapag vlog ng dire-diretso and medyo busy din kasi sobrang na-stress ako for the past months and weeks yan dahil teacher is life, new normal is approaching, new normal in education is approaching. Please stay safe para medyo mabawasan naman na ang kaso sa ating mundo. So don't forget to wash your hands always, wear your face mask, don't forget to drink water and healthy foods. That is it for my haul. I hope you like this video. Don't forget to subscribe on my channel, click the notification bell so that you will notified when every time I post a new video. Bye!